sino mo re-recap natin? Si EJ para may contribution mo siya. Kyle. Kyle. Hello, C squared P. So, una, magkaiba ng lugar. Sa second video, same video about myofascial pain syndrome. With Miss Ivy. Tara. Okay. So, ngayon, recap lang tayo kung ano yung pinag-usapan sa last video. Sino mo re-recap sa atin? Si EJ para may contribution mo siya. Kyle. Kyle. O yan, mag-recap ka muna. So, alam mo, pinag-usapan natin yung nakaraang video. Okay, si Squirt Pimps. Okay, recap daw tayo dahil kain lang daw ng kain. So, last time, describe or binigyan kayo ng mixing lecture ni Miss Ivy para regarding sa MPS, yung myofascial pain syndrome. In layman's term, karaniwan natin tinatawag na lamig. O yung sa iba, may term kasi sa kanila na nodule. Kasi iba yun dun sa usual na medical term na nodule na bukol. Okay? Parang nililinaw lang namin. Yung term na nodule para doon sa mga physical therapies or mga rehab is yung lamig. Okay? Yung lamig na ibig sabihin, ang may problem is yung covering nung or yung lining nung nagko-cover dun sa muscles nagbubuhol. Kaya namumuod yung tinatawag na nodule o yung lamig. So ngayon, nandito ulit si Miss Ivy. Siyempre, sasabihin naman kung ano yung pwedeng gawin habang naka-home quarantine kapag hindi pa kaya dalhin sa ospital para patingin sa doktor kapag meron kang lamig. Okay? Miss Ivy? Ah, okay ka na ba? Oo. Oh. Okay ka na? Busog ka na ba? Okay ako. Busog na rin ata. Oh, okay, ito yung mga pwede natin gawin. Kunyari nasa bahay tayo ngayon. Okay, unang-una, pwede kayo uminom ng pain reliever galing sa doktor. Usually mga pain reliever, kahit paracetamol, o basta yung mefenamic, pwede na yun. Kasunod, over the counter. Mga over the counter lang, hindi man kailangan sobrang sobrang malalakas na gamot. Yung, pwede ba yung mga ano? Alin? Yung mga... Sa Lodpas. Oo, oh, sa Lodpas. Ayun, pwede din Omega, yun. Omega, Bengay. Bengay pa ba? Ano ba yun? This is not sponsored by any other. Parang medyo nakakalata pang tito na yun ha. Bicacet oil. Ayun. Okay. So pwede yun. Ba yun? Pwede yun. Pwede din. Kasi nakakaano din siya ng heat dun sa area. Kasi ang kasunod natin na pwedeng treatment dun sa problem natin is hot compress. Pwede natin siya lagyan ng hot compress dito sa area na to. Kaya hot water bag, pwede dito. Kunyari, dito kung saan masakit na area. Bakit kailangan? Siguro usually, 10 to 15 minutes yun. Pwede na yun siya. Ba't kailangan ng hot compress? Ano bang pag hot compress kasi, ito kasi yung parang mas nakaka-relax ng muscle, ng patient, medyo nagsusmoothen, nag-i-increase yung blood flow, medyo marirelax yung muscles natin pag nag-hot compress tayo. Kumbaga parang yung buhol, medyo maglulusen siya na loosen up. Oo, ganun siya. Kaya malalesen yung kahit paano yung pain. Oo. Yung sakit nang nararamdaman natin. Parang may hugot ka dukin sila. Pwede pala yun. Yun. Hot compress. Hot compress. Pero paano pa gumawa ng hot compress? Ano ba yun? Kumukulong tubig ba yun? Gano'ng kainit? Wala naman. Basta magpakulo lang kayo ng, ano, ng mainit na tubig tapos maglagay lang kayo sa hot bag. Ganun lang. May hot bag. Eh paano kung walang hot bag? Pwede na ba yung ano? Pwede na ba yung bimpo? Bimpo tapos ano? Ang ginagawa ng iba, bimpo. Ilalagay sa... Yung kubulong tubig. Kumukulong tubig. Tapos ilalagay sa tapos, ano? Tsaka pag piniga, tapos doon na lang ano. Pwede ba yun? Pwede naman. Kaya tapos lang. Pag na medyo nawala na yung ano, yung mainit, magkano ulit. Yun, medyo hassle lang yun talaga. Okay, kasi hindi lahat nakakawin ng hot water bag eh. Eh kung ayun, sa Lodpas na lang, pwede nidikit na kagad. Kasi mainit na yun. O kaya yung mga efficacent oil, pwede din siya. Tapos pwedeng i-massage ba ng konti? O oh, pwede naman, konti. Mag-increase lang yun. Pero wag na pahilot. Wag na, kung hindi naman kayo sure kung doon sa problem nyo, kung anong diagnosis. Tama. So, kailangan magpa-check sa doktor para masabi kung ano yung problema. Papos, para ma-refer sila ng maayos sa physical therapy. Tapos after nun, meron pa yung bonus. May bonus pa kailangan pa ng ano, ng stretching. Yun yung importante. So, mo yung demo natin. Isa-isayin natin sila. Bukang sa part 3 na magkakapag-free tayo. Okay, mukhang magkakapag-free tayo si Squirt Pimps. Sa next video, meron tayong stretching. Kung paano
Paano gawin sa FPS? Magiging video series na to. Video series na to. Matatandaan nyo, warm compress. Ha, hindi hot talaga, warm, para mag-circulate yung dugo, tapos ma-relax yung muscle. Okay? Okay? Nakakatanggal din siya ng sakit. So, yung mga may sakit, Bye. Sayaw mga joy. Joy. Mga joy.